Hello guys! So, ito na naman tayo sa ating tutorial part 3. Style number 3 pala, char. So, ito pa rin tayo, basic pattern. Ito pa rin yung una, pangalawa, at pangatlong basic pattern. Bust, 28, length, 15 inches. Trace ko lang to ulit. Yan. So, para mula sa pinakamadali hanggang sa pinakamahirap na styling muna tayo. So, ito na nga, kinapi ko na, hindi ko muna kinuha yung back. Yung front pala, kasi meron tayong style din na parang paslant ng ganyang side. Ayan, bali dalawang back pa rin ito. Papakita ko sa inyo kung bakit. Tsaka meron nga po pala akong isi-share sa inyo na way ng pattern. Merong tamang way din yung pattern. Opo, tamang way kung saan nakasulat yung inyong pattern maker, yun yung magiging right side ng pattern. Kasi halimbawa, kung printed yung gagamitin yung tela, kailangan talaga hanapin kung saan yung right side nung inyong pattern. Medyo nakakalito. Hindi yan. Para hindi kayo ma-one way. Kasi pag may printed yung tela, nawa-one way. Ayan siya, dalawang back. Alisin ko lang to. Itong style na to, feeling ko parang meron siyang nakasupport dun sa side. May overlap. Para hindi siya masyadong opening. Tsaka hindi siya masyadong laswa dapat. Ang sexy nung model. Shout out. Yung design po na yun, hindi po yan sa atin, ha? Galing po yan sa kung sino mga owner niyan. Ayan, salamat. For inspiration natin siya ngayon. Shout out sa model na yan. Sexy. So, ito na nga tayo back. Connect ko lang itong line na to. Ito yung pinakailalim ng armhole. Ayan. Tapos magbababa ako dyan ng 1 inch para gusto ko siya i-overlap mamaya. Para safe siya sa side. Ayan. Ilabas ko lang yung mga allowance. Ayan. Kailangan makakonect tayo dito sa taas. Papunta doon. Gandahan natin yung shape. Tapos dito yung pinakataas sa balikat, 2 inches. 2 inches yung pinakalapad niyan. Gamit tayo ng ruler. Estimate muna natin siya. Kasi hindi dapat siya masyadong magiging buka. Dapat magiging hapit siya dyan sa body. Wait lang. Gamit ako ng hip curve. Ayan, hip curve. Nasa pinakailalim ng armhole po ah. Medyo curve ito. Hindi siya yung straight lang. Meron na siya dyan shape. Ayan. Lagay ko na lang din muna yung allowance. Estimate muna natin to. Focus lang. Ayan siya. Tapos, yung kanyang armhole naman, gamit ako ng wrench curve. Okay. Yung style na to, medyo hapit siya sa kilikili. Hindi malalim. Hindi katulad ng isa. Nagbaba ako dun ng 1 inch. So, ito na siya. Ayan, tapos meron siya doon opening na stay ko muna tong guide na to. Para dito tayo gagawa ng estimate natin na opening. Ayan. So, ito na yung pinaka center niya. Pinaka tube. Ayan siya. Tapos, kahit siguro mga 3/4 dito sa may opening. Kasi pag sinuot siya ng tao, kung halimbawa malaki yung boobs niya, talagang mas lalaki yung opening niya, mas magiging bastos! Char! Aralin ko lang to ng very very light. Cut ko muna tong side na to. Pag plain lang yung tela, hindi naman siya komplikado i-cut sa tela. Pero kapag printed, hinahanapan talaga yan ng tamang side. Halimbawa nito, yung kabilang side lang yung may strap. Tapos yung kabilang side, parang ano, wala siyang ano, nak-support. So, tanggalin ko muna to. Bali, meron na naman tayo dito yung pinaka-base pattern bago tayo mag-styling. Okay.
Di talaga ako pwede mawalan ng ano, stapler, promise. Ayoko kasi nagmo-move yung pattern. Ewan ko, basta komportable akong ganyan na kailangan ko talaga ma-fix yung part na yun. Para hindi gumagalaw yung pattern ko. Tapos kuha lang ako ng isang extrang arte. Extrang ano dito, paper. Tapos titrace ko lang to. Pero syempre shoutout sa inyong lahat dyan. Sobrang init mga sis, mga bro. Sobrang init. Kaya dapat lagi kayo may katabing tubig. Pag puro jowa ang laging katabi, ha? Char. Mainit ngayon, magsitigil. Char. Joke lang. Ayan. So, ito na nga tayo. Trace ko lang. Meron na pala ako dito naka-ready. Basic pattern ulit. Marami akong ganito. Meron ready ko talaga yung basic pattern ko. Ayan. So, yun na nga. Seryoso. Magbaon kayo ng tubig kahit nasa bahay lang kayo. Dapat lagi kayo may katabing tubig. Oo, tsaka mag-vitamins po tayo. Puso ngayon yung mga heatstroke, etc. Ay, nako. Ako madalas masama pakiramdam ko, lalo pag lagi ako lumalabas ng sobrang init sa taytay, dapat talaga lagi tayo may baong tubig. Ayan. So, ginabi ko lang po ito. Nandito pa rin tayo sa front. Kasi ni-estimate ko lang kung paano natin ito i-style. Ayan. Medyo nahirapan talaga ako sa style na ito. Ayan. Nag-aangat ako dun sa pinaka-tube ng 3/4. Ayan. 3/4. Hindi siya masyadong uka. Kasi pag malaki yung opening mo dyan, promise. Ayan. Nakita ko na kung saan ako magkoconnect. Ah, diba? Huwag masyadong bukayan. Para lang yun sa may mga gifted. Char. Gifted boobs. Yeah, so, shape ko lang to dito. Estimate lang natin. Yeah, mula doon sa pinaka-binaba kong 1 inch. Kasi gusto ko nga siya dyan mag-overlap. Hanggang doon sa kabila. Okay. So, okay. Focus na muna tayo, seryoso. Ayan. So, nakikita ko na yung angulo. Ito na talaga siya. Ayan. Nagbaba ako doon ng 1 inch para sa upper part. Kasi mag-overlap ako. Pero yung pinaka-tube, yun pa rin yung pinaka- i-overlap natin mamaya. May overlap siya dyan ng 1 inch mula sa kilikili. Ibig sabihin, magpapatong sila. Sana all. Char! Bastos! Ayan. So, ito lang yung pinaka-opening niya ulit. Paulit-ulit na naman ako. Ganyan lang siya. Kasi pag sinuot yan, medyo mag-opening pa talaga yan. Kaya, secure natin. Ayan. Ito lang siya, mga sis. Sa pattern. Tsaka tayo mag-allowance. Ah, diba? Mag-alawas na tayo, mamark ko to para mas malino. Para mas maintindihan natin ang bonggang-bongga. Ayan. So, ito na nga siya. Gamit tayo ng marker. Bali, ito yung ating... Ayan. Yung blue, siya yung ating tube. Ha? Yung nandiyan sa picture. Yan yung ating tube. Tapos... Ay, mali. Red. Red, sis! Red! Ayan, red. Para makita natin yung... Klaro yung ating mga... Kawa, ayan. Makikita nyo na siya. Malinaw na, na naka-overlap siya, mga sis. Blue, tube. Tapos yung red, siya yung upper part. At ito lang yung kanyang pina-opening para hindi tayo malaswa. Char. Tapos mag-allowance ako dito ng 1/2 sewing allowance. Pwede mo siya dyan fold. Pwede mo rin siyang idilyo. Ay, idilyo. Bias. Pero fold na lang. Ayan.
Tapos ito yung likod, siya yung ating magiging back. O, diba? O, diba? Ganun siya. O, yun siya. Ito siya. Patung-patungin lang natin yun, tapos laglay natin na alawas. Alam mo, ganun talaga kadali. Pero review nyo lang po lahat ng ating basic pattern, body measurements, at at syempre bumili na rin kayo ng mga tools. Ayan, para sabay-sabay na tayong maging pattern maker at sumakit ang ulo! Nakaka-drain din talaga to kung araw-araw mong ginagawa. Pero kung love mo yung passion mo talaga to, may enjoy ka. Lalo pag nakita mo yung kinalabasan, promise, ang ganda. So, ito na natin ating tube. Cut ko na itong upper part, itong front na to. Ayan. Akala mo, dali mag-pattern na. Sakit siya, ulo. Arte. So, pakita na natin to. Alisin ko na to. Tapos, ito na naman. Nalala nito ating back kanina. Ayan. So, papakita ko sa inyo kung paano siya mag-overlap. Tube, back, tube, at saka yung ating upper part. Tube, tsaka, na diba? Pantay! Secured! Ay, makikita mo siya dyan na naka-overlap kapag pinold mo yung one half na lawan sa taas, mag-overlap siya ng 1 inch. Ayan na po siya! Diba? So, syempre, kung makakalimutan na mag-like and subscribe, mga sis! Alam niyo, minsan iniisip ko anong magandang tawag ko sa inyo. Nag-iisipan ko pa eh, para meron tayong pagkakakilala. Yung tipong hindi niyo ako makakalimutan. Kung si Kong TV may mga paa, what's up mga paa, yo? Tayo dapat, iniisip ko pa eh. Iniisip ko pa para hindi niyo talaga ako makakalimutan habang nagtatahi kayo, habang nagpa-pattern kayo. Ano kaya kung meron iba tao gonggoy? Sabi ko kagabi, iniisip ko na to eh. So, ito na nga siya habang nag-iisip pa ako nun. Tignan ko muna siya ng mark. So, ito yung way niya patayo. Ayan. Front times one. And siya, tube. Ito yung upper. Front times one. Tapos yung back. Tulungan nyo naman ako. Comment naman kayo dyan kung anong gusto nyo itawag sa inyo para lahat tayo nagkakaisa. Ayan. Back times one. So, ito na nga siya. Finally, mga sis, mga bro. Ayan. Style number 3. Tapos na tayo sa ating pattern. Sobrang galing natin. Palakpakan naman, mga sis. Ayun, ang galing-galing natin. So, syempre, yung part 2 nito, yung cutting pa rin ng style na to. Bias tayo times one. Ayun. Yung cutting nito, tuturo ko rin sa inyo. Yun ang pinaka-last tutorial natin para sa style na to. O, yun na siya! Thank you so much for watching! Ingat po kayo lagi. Mahal ko kayo. Stay safe! Salamat po! O, diba? Thank you!